Magandang umaga sa inyong lahat, mga mag-aaral. Welcome sa ating asignaturang Edukasyon sa Pagpapakatao, Quarter 4, Week 5. Ito na naman ang inyong guro na si Ginoong Rafi G. Aguilar. Para sa ating paksang pag-aaralan sa araw na ito, bago natin simulan, huwag kalimutang bumisita sa ating official website na GAITF.sims.school/LCMS. Ulitin ko, GAITF.sims.school/LCMS. I-log in ang inyong mga account, hanapin ang ating asignaturang ESP7, i-click ang learning path sa quarter 4, i-download ang mga PDF files at sagutin ang mga pasulit at mga gawaing aking na-upload. So, handa na ba ang lahat para sa ating talakayan ngayong araw? Kung handa na ay, kunin nyo na ang inyong mga headset at simulan nyo nang makinig para mas maintindihan ninyo ang ating paksang tatalakayin sa araw na ito. So mga mag-aaral, may ideya ba kayo tungkol sa paksang pag-aaralan natin ngayong araw? Kung wala pa ay simulan na natin ang talakayan. Ang paksang tatalakay natin sa araw na ito ay Mangarap Ka. Kayo ba mga mag-aaral ay may pangarap sa buhay? Ano ba ang inyong maging paglaki ninyo? Ano ang gusto ninyong maging paglaki ninyo? So lahat ng tao sa mundo ay may pangarap. No? May kanya-kanyang pangarap. Kaya ito ang paksang tatalakay natin sa araw na ito. Mangarap ka. Lahat ng tao ay may karapatang mangarap. Karapatan yan ng bawat isang mangarap para sa ikabubuti ng iyong sarili at sa ikabubuti ng iyong pamilya. At narito ang mga sumusunod na layunin. Maraming nagsasabi na libre lang raw ang mangarap. Kaya, kung mangangarap ka, itodo mo na. Sabi nga ni Wency Cornejo sa kanyang sikat na awit, "Mangarap ka, simulan mo sa pangarap ang iyong minimithi at ito'y damhin at itanim mo sa iyong puso at ito ay lalaki. Ikaw rin ang aani. Tiyak na may mga pangarap ka sa buhay. Ang mga pangarap na ito ay sinisimulan mo nang tuparin. Hindi nga ba't nag-aaral ka ngayon para maabot ang mga pangarap na ito? Pero ang lahat namang talaga ng tagumpay ay nagsisimula sa pangarap. Tila nga ito isang maliit na binhi na kinakailangan ng maingat na pagpangangalaga upang lumago at magbunga." Sabi nga ni Helen Keller, isang bulag at bingi na naging matagumpay sa buhay, "Mas malala pa sa pagiging isang bulag ang may paningin ngunit walang tinatanaw na kinabukasan. Sa pangarap, nagsisimula ang lahat. Ang pangarap ay kakaiba sa panaginip. Ang panaginip ay nangyayari lamang sa iyong isipan habang ikaw ay natutulog. Kapag nagising ka na, natatapos din ito. Hindi rin magpapantasya ang pangarap. Lumipas ang panahon kaya dapat kung mayroon kang pangarap ngayon, umpisahan mo na magplano upang may sakatuparan ito. Tandaan mo na ang taong may pangarap ay nasisilip mo sa iyong mga pangarap ang mga maaaring kahinatnan ng iyong mithiin sa buhay. Una, handang kumilos upang maabot ito. Ang isang taong may pangarap ay handang magsumikap at magtiyaga upang marating ang mga ito. Kung ikaw ay may pangarap, dapat paghirapan mo. Dapat mong pagbutihan. Kailangan mong sumikapan. Maging matiyaga para makamit mo ang iyong minimithi. Pangalawa, nadarama ang higit na pagnanasa tungo sa pangarap.
Lubos na nadarama ng taong nangangarap ang pagnanasang matupad ang mga ito. Pangatlo, nadarama ang pangangailangang makuha ang mga pangarap. Ang paghahangad na makuha ang mga pangarap ay lubos para sa taong naniniwalang kailangan nila ito sa kanilang buhay. Naniniwala na magiging totoo ang mga pangarap at kaya niyang gawing totoo ang mga ito. Ang pagkakaroon ng paniniwala na matutupad ang mga pangarap at ang siyang malaking kontribusyon sa pagsisikap ng tao. Bilang tao, ang katuparan ng ating pangarap ay nakatali sa ating pinipiling bukasyon. Nakasalalay dito ang pagtatamo ng tunay na kaligayahan. Hindi tunay na magiging masaya gaano, kaman, kayaman o katanyag pagdating ng panahon kung hindi mo isinasaalang-alang ang plano ng Diyos para sa iyo. Ang bukasyon ay higit sa trabaho o profesyon o negosyo. Ang bukasyon ay kalagayan o gawain na naaayon sa plano ng Diyos sa atin. Sabi nga ng iba, ito ang iyong calling sa buhay. Maaring ito ang pag-aasawa balang araw, pagiging relihiyoso o alagad ng Diyos sa pagmamadre o pagpapari o pagiging pastor o imam. Ito ang iba't ibang pamamaraan ng paglilingkod sa Diyos na naaayon sa kanyang biyaya at grasya. Kung ikaw ay isang mabuting tao, malinaw mong madarama ang hatak ng bukasyong itinakda ng Diyos sa iyo. Sabi nga sa Ephesians chapter 1 verse 4, hinirang nga niya tayo sa kanya bago pa nilalang ang mga mundo upang tayo ay maging banal at walang kasalanan sa paningin niya. Sa pag-ibig, ang pangarap at pagtatakda ng mithiin. Sa ngayon, ang unang hakbang na kailangan mong gawin ay ang pagtukoy sa iyong mga pangarap at pagpapasya kung alin sa mga pangarap na ito ang sabi nga ng After Image Band, itatanim sa puso bilang iyong mga mithiin sa buhay. Piliin mo ang pangarap na pinakamasidhi ang iyong pagnanais na matupad. Ang goal o mithiin ay ang tunguhin o pakay ng iyong nais na marating o puntahan sa hinaharap. Sa simpleng salita, ito ang nais mong mangyari sa iyong buhay balang araw. Sa makatwid, ang mithiin ang magbibigay ng direksyon sa iyong buhay. Ang paggamit nito ang magbibigay ng saysay sa iyong buhay. Kaya, mahalaga ang pagiging mapanagutan sa pagpili ng iyong mithiin. Ang mga pamantayan sa pagtatakda ng mithiin. Upang magkaroon ng higit na pag-unawa sa pagtatakda ng mithiin, alalahanin ang mga sumusunod na mga praktikal na pamantayan. Sa English, ang mga ito ay tinatawag na SMART. Specific, ang M, measurable, ang A, attainable, ang R, relevant, ang T, time-bound, at ang A ay action-oriented. Sa wikang Filipino, Tiyak ang iyong mithiin kung ikaw ay nakasisiguro na ito ang iyong nais na mangyari sa iyong buhay. Isipin mo kung tuwi-tuwi na ay nagbabago ang iyong mithiin. Higit na makatitipid ng panahon at yaman kung tiyak ang iyong mithiin. Halimbawa, nais mong maging isang doktor, kaya kumuha ka ng kurso sa kolehiyo na patungo sa pagiging doktor. Nasusukat! Una, nasusukat mo ang iyong kakayahang kumuha ng kursong nais mo. Sapat ba ang iyong mga marka upang kunin ang kursong ito? Sumunod, sapat ba ang iyong perang gugulin para sa pagkuha ng kursong ito? Pangalawa, nasusukat mo ang iyong progreso sa pagsulong ng panahong patungo sa iyong mithiin. Halimbawa, nais mong maging doktor, matataas naman ang iyong mga marka at kaya mong ipasa ang lahat ng asignatura dito. Naaabot. Ang mithiin ay makatotohanan, maaabot at mapanghamon. Halimbawa,
nais mong maging doktor. Makatotohanan ito para sa iyo dahil kaya mong maipasa ang lahat ng asignatura kaya ito ay maaabot at mapanghamon sa iyo. Angkop! Ang angkop ba ang iyong mithiing maging isang doktor? Kung ang iyong layunin ay matugunan ang pangangailangan sa iyong pamayanan, angkop ito. Mabibigyan ng sapat na panahon. Isipin mo kung gaano katagal mo kayang matupad ang iyong mithiin. Bigyang pansin ang haba ng panahong gugulin mo bago matupad ang iyong mithiin at ang pakay mo para rito. Ang haba ng panahong gugulin sa pagtupad ng mithiin ay may kaugnayan sa perang gagastusin mo. Ang haba ng panahong gugulin mo ay may kaugnayan sa pagtupad ng iyong layunin o pakay. May angkop na kilos. Ang pagpapahayag ng mithiin ay kailangang nasa pangkasalukuyang kilos or present tense. Nararapat ding ito ay mga bagay na kaya mong gawin. Iwasan ding ipahayag ito sa negatibong paraan o huwag magtakda ng mithiin upang pasikitan ang iba. Gumanti sa iba o higitan ang iba. Halimbawa, nais mo maging doktor kasi mas mataas ito sa mithiin ng iyong kaklase. So, hindi siya naaayon. Hindi siya tama. Ang pagmadalian at pangmatagalang mithiin. Hindi lamang sapat na itakda ang mithiin, kundi dapat ito ay itakda sa parehong hangganan. Pangmadalian at pangmatagalan. Tandaan, ang pangmadaliang mithiin or short-term goal ay maaaring makamit sa loob ng isang araw, isang linggo, o ilang buwan lamang. Ang pangmatagalang mithiin or long-term goal ay maaaring makamit sa loob ng isang semestre, isang taon, limang taon, o sampung taon. Ang pangmatagalang mithiin ay karaniwang makahulugan at mahalagang mithiin. Iyon nga lamang ang pagkamit ng pangmatagalang mithiin ay malayong hinaharap. Dito, nakatutulong ang pagtatakda ng kakailanganin, mithiin o enabling goal. Ito ay espesyal na uri ng pangmadaliang mithiin dahil ito ay pantulong sa pagkamit ng pangmatagalang mithiin. Ito ay may kinalaman sa pagkamit ng mga pangmatagalang mithiin. Ang suportang mithiin ay tila mga hagdang bato na magagamit at panukat ng pag-usad tungo sa paggamit ng pangmatagalang mithiin. At dyan lamang nagtatapos ang ating leksyon sa araw na ito, mga mag-aaral. Maraming salamat sa inyong pakikinig. At bago natin tapusin ang ating session na ito, huwag kalimutang bumisita sa ating official website na GAITF.sims.school/LTMS. Ito po, GAITF.sims.school/LTMS. At huwag din ninyong kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel para updated kayo sa mga bagong video na i-upload sa YouTube. So, ang YouTube channel natin ay Global Academy Institute Foundation Incorporated. So, yan lamang mga mag-aaral, paalam at maraming salamat. Muli, ito si Rafi G. Aguilar nagsasabing mag-ingat kayo palagi. Paalam!